Isinusulong sa Kamara ang batas na pagbabawal sa parusang pisikal bilang paraan ng pagdidisiplina sa mga bata. Ang epekto raw kasi nito ayon sa WHO bukod sa physical health, naapektuhan din ito ang mental health at development ng bata. Maging ang school performance at maaaring sila rin mismo ay maging marahas. Yan ang pag-uusapan natin kasama ang ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Maris. Good morning po sa lahat na nanonood. Alright, Attorney, kahit hindi paganap na batas itong positive parenting bill, paano ba masasabi na ang pisikal na pagdidisiplina sa bata ay grounds para makasuhan ang magulang? May level po ba o sukatan para makonsider itong child abuse? Siyempre, mahirap naman ma-measure yon. Mm-hmm. Well, nagbigay sila ng mga example kung ano nga ba ang child abuse sa ilalim ng proposed bill. Halimbawa, yung mga, hindi ko lang alam kung na naranasan mo to, yung mga pagpuwersa sa menor de edad na lumuhod sa mga munggo. Asin o yung asin. Munggo. Yung mga squatting, parang yung CAT lang dati. Nga. Pamamahiya sa publiko ng wagas, sadyang pagbabaliwala sa mga pisikal na kailangan ng mga bata, mm-mm, yung failure to provide yung mm-mm basic food, halimbawa, and shelter, pamimilit sa bata na mga bagay na hindi niya dapat gawin tulad ng yung pipilitin niya na bawal matulog, ha? Ganyan. Mm-hmm. At iba pang mga verbal na mga attack sa mga bata. Nandiyan din yung sinturon, tsaka chinelas, sinturon, diba? Isang palo, abuse ba yun? Kung dalawa, di ba? Napakahirap. Mm-hmm. Pero as an aside, it's interesting na banggitin natin na itong positive parenting bill ay hindi naman talaga bago kasi naihain na ito, pero na-veto na at hindi pinirmahan ng dating Presidente Duterte dahil naniniwala na kailangan pa raw ng konting pagdidisiplina sa mga bata at saka parang overreaching daw dun sa pamamaraan at pamamalakad ng mga magulang. No? Mm-hmm. Kaya round 2 na tong positive parenting bill na to sa Kamara. Mm-hmm. So kailangan natin tingnan kung Uusad ba? Alright. Attorney, bago pa ang bill na ito, ano-ano ba yung mga klase ng pagdidisiplina sa bata na ipinagbabawal ng batas? Well, actually, marami tayong... Wala naman talagang tahasan na pinagbabawal. Mm-hmm. Although marami na tayong batas na pinagbabawal ang sobrang pagdidisiplina ng bata. Of course, klaro sa family ko, halimbawa, yung corporal punishment o physical punishment, bawal talaga yan sa mga paaralan. Mm-hmm. Very specific. Pero hindi pinagbabawal para sa mga magulang ng Family Code. Instead, mm-hmm, ang nakalagay sa Article 220 ng Family Code, nasa magulang na ang pag-impose ng disiplina sa mga anak nila na as may be required under the circumstances. Okay. O hindi naman sinabing bawal paluin ang bata, halimbawa. Pero ayon din sa PD 603A, bawal ang cruel and unusual punishment o yung sobrang pagpapahiya o pagpapagalit sa bata. Mm-hmm. Sa ilalim na naman Republic Act 7610 on Child Abuse Law, bawal yung psychological and physical abuse, neglect, cruelty, of course sexual abuse, mm-hmm, and emotional maltreatment. So bawal yung mga gawa o salita ng mga magulang nakakasira daw sa dignidad ng isang bata. Mm-hmm. Diba? Kasama dito yung hindi pagbibigay ng sapat na pagkain o matutulugan, mm-hmm, ang hindi pagbigay ng medical treatment na makaka-apekto sa kanyang health and development. So mm-hmm very napakalawak. Okay. Oo. Walang specific kung ano ba yung mga kailan ba hahantog sa child abuse. Of course, masasabi natin na kung nasaktan na talaga physically ang bata, eh yan, obviously, wala child nang abuse mo. Na child abuse na. Alright, Attorney, kung halimbawa may isasabatas itong positive parenting bill, ano yung papayagan ng batas na gawing paraan ng pagdidisiplina? Ay, naku, napakahirap niyan. Lalo na kung dun anak, sa mga parents na katulad, di ba? Sumusobra ka na, di ba? Lalo na sa mga henerasyon ng mga magulang na ngayon, na ang kinilakan nila yung medyo very strict at very forceful ang mga magulang na naniniwala na yung salita ng magulang, batas yan. Mm-hmm. At naniniwala dun sa mga katagang spare the rod and spoil the child. Kapag walang physical na pagdidisiplina, magiging spoiled daw ang mga bata at hindi magtatanda. Mm-hmm. Pero kung tatanungin ng mga psychologists, nakakadagdag daw sa mental health problems ng mga bata yung mga ganitong karahasan, di ba, pag sila ay tumanda, at yung mga batang nahubog na sa mga violent method na pagdidisiplina, nagiging violent din pagtanda, na naniniwala na violence at brute force lang ang paraan para magresolba ng mga problema. So, ang pinakaalam ko na example, halimbawa, ng positive discipline, yung tinatawag na time out.
imbis na sigawan at paluin ang anak ninyo dahil napakainit na ng ulo ninyo, dahil napakatigas naman ng ulo nung bata, mas mabuti pa din daw na kausapin ng mahinahon, i-explain na dapat ay mag-time out muna, mag-isa ka muna sa isang tabi, pag-isipan ang magalingan. Mm-hmm. Isa pa ay yung pag-set ng rules at boundaries, di ba? Mm-hmm. Pag sinabi mong, pag ginawa mo to, ito ang consequence. So, pag ginawa ng bata, automatic na lang, di ba? Yeah. Na, oh, wala kang cellphone for 1 week, walang gadget. Okay. Oh. Mga ganyan. So, walang matindi yun physical. Para sa kanila. Matindi yun. So, wala nang away-away pa na, di ba, kung ano ba yung consequence paraan, for bad behavior. But of course, madali lamang pag-usapan ng ganito, napakahirap. Lalo na kung sanay ka nga. Oo. Napakasanay ka na. Automatic, palo. Pero, depende pa rin talaga sa mga magulang kung paano yung paraan nila ng pagdisiplina. Kailangan din yung pag-umpisaan yung proseso na pag-kumbinsa sa mga magulang na hindi rin tama yung violent naman na means na pagdidisiplina. Yung sumasobra na rin yung pagiging marahas. So. Correct. Alright, maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion. Maraming salamat din. Sa inyo pong mga ipinaluanag sa amin. And happy hump day!